sinasabi sa mga ng mga manunulat na 2/3 ng ating kasaysayan sa buong Pilipinas sa Bulacan nangyari, no? Sapagkat napaka-importante na malaman natin ang mas malalim yung kasaysayan ito. Kaakibat ng katagang ang pagbisita sa nakaraan ay gumagabay sa ating kinabukasan ay ang pagpapalalim ng kaalaman, pagmamahal, simbuyo at pangunawa sa kahalagahan ng kasaysayan. Ito'y isang pananalita mula sa hindi kilalang mayakda, ngunit sumasalamin sa hangarin ng El Pueblo Soberano 200 Historical Conference upang hubugin ang mga Bulakenyo sa pag-angat ng nakaraan at koneksyon nito sa kasalukuyan. Kasi sa taon na ito ay may pandaigdig na komemorasyon o selebrasyon ng konstitusyon sa Cadiz. Ang naganap sa Cadiz ay isang major turning point, no, sa kasaysayan ng Pilipinas at sa kasaysayan ng daigdig. This Cadiz Constitution contained, as you can see here, the guiding principles and governance, but later on, there was a shift of education to the state. These radical ideas led to a series of revolutions. We know that in the 18th century, Spain was also, at that time, having this new economy, a system called capitalism. Political education was at that time in the hands of the church. The government this time represents its people. The guiding principles of the Cadiz Constitution became embedded in the hearts of the ilustrados in the Philippines, and thus the birth of La Liga Filipina, fighting for reforms leading to autonomy. Bago pa man ideklarang lumaya ang bansang Pilipinas noong 12 ng Hunyo 1898 sa Kawit, Cavite, ayon sa pananaliksik, nauna nang nakalaya ang mga Pilipino sa bisa at kautusan ng Konstitusyong Cadiz noong 1812. Nagsilbi itong oportunidad at pag-asa sa lahat ng mga tinatawag na Indio na magkaroon ng karapatan sa pamumuhay. Ang hari ay hindi ang hari ng Espanya kundi ang mga tao mismo. It was explained that to some scholars, the Cadiz Constitution or the framing of the Cadiz Constitution is regarded as a revolution without violence. Okay, a revolution in the sense that royal power was to be used to change society. Dahil dyan, marami mga nag-revolt, marami mga nag-aklas para lang i-avail yung kanilang karapatan na binabanggit ng konstitusyon. Kasi nga, malinaw na binabanggit na kami bahagi ng Espanya. Ba't hindi namin natatamasa yung karapatan na tinatanggap din ng mga Argentinian, mga Mexican, na noon ay sakop pa ng Imperyong Espanya. Hanggang sa nagpatuloy pa yung panahon, hanggang sa dumating tayo sa panahon ni Rizal, hanggang sa dumating yung panahon na ba't pa natin ikakampanya na magkaroon tayo ng representation sa Espanya. Sumabog ang revolusyon. Hanggang sa dumating ang panahon, tayo na ngayon ang gumawa sa sarili nating tadhana. Pamamagitan ng pagdeklara ng kalayaan sa Kawit, sa pagtatag ng gobyerno sa Malolos, hanggang sa maitatag yung Republika ng Malolos. Na yung mga laman na yun, reflection din siya nung nangyari sa Cadiz. Ayon kay Govili, mas matingkad ang singkaban ngayon dahil sa pagpapataas ng kultura at kasaysayan ng lalawigan. Panahon nila Bonifacio, may tinatawag din silang haring bayan, bayan na nagahari. Diba? Sa panahon naman ng Cadiz Constitution, pueblo, mga tao ang nagahari. Panahon naman ng EDSA, sino naghari? Diba? Ang mga Pilipino, mga yan, diba? Na-restore natin ang democracy. Kaya makikita mo ron yung connection na nasa tao ang kapangyarihan sa Pilipinas. Tanging hiling ng samahang pangkasaysayan ng Bulacan ay palalimin pa, mahalin ng higit at magkaroon ng interes ang lahat sa kasaysayang bumalot sa kasarinlan ngunit sinasapot sa kamay ng mamamayan.
Ang komprehensyang El Pueblo Soberano na ginanap noong 13 ng Setyembre sa La Consolacion University ay naglalayong mailapit ang mga Bulakenyo sa pamamagitan ng iba't ibang historia ng bansa at kinatawa ng bansang Espanya. I'm sure that there's a lot to discover about the Cadiz Constitution. It's really unknown by many people, but not only in the Philippines, it's the same in Spain. It's really, really important to reflect on Philippines history because the more you know about your own history, the more able you are to take right decisions about your present and your future. Isa na isinusulong namin ay yung maging mas pandaigdig ang pananaw ng mga Bulakenyo. Hindi tayo pwedeng Bulakan na lang, no? Sa pamamagitan ng pag-uugnay natin ng Malolos Constitution o Constitution sa Malolos sa Cadiz, binibigyan natin ng pandaigdig na dimensyon yung ating kaalaman pangkasaysayan. Kasi naniniwala kami sa sampakan na yung mga hindi masyadong alam ng mga tao, yun ang saliksikin namin at palaganapin.